Sir, tulong ko na pangalan po. Pangalan. Ako po si JOJO ECHEVERRE, Inventor JOJO ECHEVERRE. Inventor po ako ng Filipino Inventor Society. At nagpapasalamat ako kay Inventor Jun. At yun, Inventor na naimitahan kayo dito para magbigay ng konting kaalaman po sa aking invention. Ang para sa inyo, gano'ng kahalagaan na bawat isa magkaroon ng pagkakataong siyempre mag-invento kasi libre naman yan, no? Yeah. Kayo, saan ang galing yung inyong pag-inyong inventive mind? Ako, religiously siguro ang approach natin naman kasi nagpapasalamat ako, at least it's a blessing para sa akin. Kasi hindi lahat nabibigyan ng parang idea, no? Hindi nagpapakala. Ito kasi parang nagpapakala sa akin, it's a blessing. Nag-iisip ako ng ano ba magandang bagay na magagawa na naibibigay ko, na i-contribute ko sa society. In fact, nung mga kanto, nabago ko ng data to, pero isang parang normal yung ano, pag tinatanong, ha, magaling ka ba sa math? O, marunong ka ba sa math? Normally, sinasabi natin, mahina ako dyan sa math, bobo ako dyan. So, yun ang mga reaksyon, ano? So, sabi ko, siguro, it's a matter of parang kailangan lang enjoy. Na maging enjoyable yung pag-ano ng math, no? Kasi pag sinabi mo, parang allergic ka sa tao. So, naisip ko lang, bakit hindi maging fun? Oh, so, nag-aad ka lang. Kasi ito, ginawa ko, invento ko ito para ginamita ko nga siya ng fundamental mathematics. Actually, meron tayong four fundamental mathematics. Yung addition, subtraction, multiplication, tsaka division. Kaya lang, hindi ko sinama yung division. So, parang ako nag-alalaro, ito nag-aad ka, 1 plus 1, 2 plus 2, 3, 4. Ngayon ito, ginawa ko siyang game. So, why not? Sabi ko, magano tayo, magano ako ng parang it's a number, no? Mag-cost ako ng number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, very basic. And then, somebody will block. Well, yung intention kasi nito, makabuo ka ng 1 to 10. 1 to 10, 1 to 10, horizontal, vertical. And then, in players, kasi contains ito ng 2 to 4 players, na pwede maglaro ng 2 to 4 players. And then, ang objective ng isang player, bawat player, is makabuo siya ng numbers na 1, construct niya yung vertical siya, horizontal. Kaya lang, yung player, co-player mo, ang objective naman niya is harangan niya. Bakit? Kasi may points kasi ito. Every tiles na i-drop mo is may points. O point system kasi yung teams. Ano ito, parang ano ang pinag-combine mo na rin, diba? Kasi kung natin mo, parang scrabble, tapos meron ano eh. Domino. So pinag-ano, parang hybrid siya ng domino at scrabble. Domino at scrabble. Kasi yung scrabble, mga letters to, mag-construct ka ng words, from letters, then the point system din yun. Then yung domino naman, parang nag-set up ka lang, dinugtog-tog-tog mo, gano'n. So naisip ko lang, parang sa combination ng domino, scrabble, and then with mathematics approach. Di ba, ang kalaban natin ngayon dito sa generation to, kasi papakilala nyo yan, dapat. Kasi nakalito, for age 10 plus. Yes. Eh, may kalaban ka ngayon eh. Hindi nata lahat ng bata. Age 10. Hindi, hindi lang si age 10, di ba? Kailangan mo lang kalaban natin dito, itong cellphone, itong mga Android sa mga Apple devices. Sa pag-invento mo ito, finactorin mo ba na yun ang isa sa mga challenge or alternative. Actually, meron ako isang parents, meron ako nabenta niya, isang parents. Pinakita ko lang muna sa anak niya, din nagustuhan ng anak niya, nung dinayin ko. Tapos, yung parents na yun, medyo sabi niya sa akin, natutuwa naman ako. Every morning, ang habit ng anak niya, every morning, dadampot ng cellphone. O kaya, kaharap niyo sa computer. So, nagtaka siya. Isang beses, bumaba siya sa handaan. Pagbaba niya sa handaan, nakita niya yung anak niya. Nag-play ng aking product. So, parang isang alternative na kung hindi natin maayos yung mga gadget. Kasi talagang nagaganda. Nagaganda ng mga naka-ano doon sa mga... Naka-link na eh. Oo, tsaka buka lang mga parang ano. Pero at least, katulad lang, sabi nga natin, no? Dati noon, ang mga bata, healthy eh. Kasi lalabas lang na 3 p.m. maglalaro ng luksong tinik o kaya yung tinatawag na chato o kaya yung mga ayan yung ito bang preso. So very healthy sila, no? Pero ngayon yung mga bata naka-ano na yun, naka-gadget. So medyo, and then at the same time yung interaction kasi yung bata mas maganda kung mayroon siyang kaharap na player, di ba? May connection. At least well, nabibuild din yung ano, chito, yung chino, yung friendship, no, yung mga ka-player. Kasi mas maganda rin yung meron ka paglaki mo, meron ka mga kaibigan, circle of friends. Kasi eventually, actually itong product na ito, hindi lang ito yung laro. Kasi yun ang ginawa ko din, objective, isa sa objective ko rin, is yung ma-expose yung bata into numbers.
Kasi pagdating niyan, wala, well, entrepreneur yan, negosyante. Ang requirement sa pagiging negosyante, talaga numbers eh. Kung marunong ka sa financial statement, alam mo kung paano mapasok ang pera, numbers yun. Pagka lumabas ang pera, numbers pa rin. So, basically, yung bata, dapat naki-expose talaga sa numbers. And based on my research nga, walang mga nagmatagumpay na negosyante na hindi ano ang utak sa numbers. So, parang ito ay nagiging parang approach para maging isa sa numbers. Comfortable sa numbers, yes, no? Na numbers. Gusto mo makita rito. Yes. Ano sa, hindi ka tayo, itong produkto mong ito, ano siya, no? Ano kasi, ako personally, ako sa numbers, parang allergic ako eh, na i-intimidate, yes, ni Gerbe. Malang kasi intimidation sa numbers, eh, kakakuha makapag doon, automatic ang to see numbers. Mo. Pero dito, as they ease up sa game mo, yes, naniniwala ka talaga mo. I-embrace nila yung numbers. Parang hindi na nila makikita o hindi namin makikita na ang numbers eh parang sa na siya, dito. So dito, basically, ganun, it's a matter of time para ma-manage yung mga bata. Kung ting-ting ma-adapt niya yung numbers. I mean, habang naglalaro sila, at the same time, natututo. Importante yun, habang naglalaro, natututo. So yun yung pinaka-basic approach yung invention. Ang invention gano'n pahala ka pala sa atin. Di ba, constantly kailangan. Sabi nila, constantly you have to reinvent yourself. Mm-hmm. No, parang, yan ay ta-transform. Yes, kasi, yes. Yan ang importante na ang isang tao is able to, what? Yun na, reinvent yourself. Actually, an invention, it creates value. I mean, it puts value to a person. Para bang, pag sinabi inventor ka, well, basically, I'm proud to be one of the people in the world. And, kung bilangin natin yung mga inventor, pero ito ang pinakabotan ng invention. Kapag yung isang product ay na-invento, basically, it turns into parang nagiging business. And business na nakatulong sa economy. So, nag-start with the idea, a simple idea. Ito nga, nakita ko na nagpo-construct yung sa bahay, no? Yung isang kahoy, nakita ko, tingnan ko parang may value, Kasi liston lang ito eh, liston lang nakatikit sa kasatawa, no? Tapos gawin mo kayong parang isang something may value. Tapos pinakot ako sticker. Nung number, parang numbers. Tapos hindi pa siya ganun kadali na ano, kung ito po, gusto. Until sa stage, pwede pa na siya ganun lang. So, naging environmentalist niya, dahil sa inventions mo, yung naging bagay. Yung alam, yung inyong challenge na sa itong current crop of Filipino inventors. Ano nga, alam ko, nakikita mo yung challenges, hindi niyo kasi not just individually, pero directly. Well, actually, isa sa mga isang challenge ng mga Pilipino inventors, ito yung creation, ito yung produkto, ito yung invention. Paano siya matadala sa market? Paano siya makikilala sa market? Then, isang inventor dapat makinabang doon sa product na na-create niya out of selling it to the market. Isang challenge siguro yung paano yung support system, funding, whatsoever, paano siya yung market talaga. And number one requirement yung funding para sa market dyan. Sabi nga ng mga expert, money begets money. Yeah, it requires money to create money. But ako naman naniniwala, may nag-start from scratch eh, 500 pesos, ang dami na interview sa TV, 500 pesos, 1,000 pesos, nag-start lang sa ganun. Ito, you can create a business, siguro, 100 pesos, 500 lang ang isang ano. Kaya pag na mass production pa, baka 200 pesos, pwede this isang set na maraming kakakin. So yun yung malaking challenge mo, paano siya makikrit at mapapanggit. Ang pagiging inventive na nature ng tao, sabi nga rin ni Sarmani, napatanjan pala niyo. Naniniwala ako ang Pilipino, natuwa sa kanila pang yung inventive mind ng Pilay na ito. Magagaling ang Pilipino. Naniniwala ako magagaling ang Pilipino. Kasi, nag-research din ako. Makikita mo, simple and simple idea. Yung yoyo nga eh. Hindi mo naman masabing magiging na produkto yun, magaling na produkto, magandang produkto. Ginagano'ng-ganon lang pala, tapos tali lang ang combination. So, ang Pilipino, by nature, mayroong kalaman. Just so happen, sad to say, 90% to 95% ng Pilipino ginagamit yung time. O yung mga isipan sa isang bagay na hindi nila nakapag-contribute sa economy. So, yun yung pinaka, sabi nga, challenge sa mga Pilipino. Kasi yung oras ang pinakamalagay, no? Paano natin mag-value yung oras? Tapos
tapos mag-create, you know? Ikaw, it's personal economy. Personal economy, and then pakatulong sa society. And at the same time, it's economy ng Pilipinas. Ang invention kailangan ng ipak sa bahay ng mga mga. Yan ang nangyayahapon. Yes, salamat marami yan. Yes. Salamat sa oras. Thank you. Salamat din sa oras. Thank you. Thank you po.